Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating mga kakabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta. Sa ala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Binigyan ni Jesus ang kapangyarihan ng kanyang mga apostol na magpagaling at magpalakas ng demonyo, magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong inatang sa kanila ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat nasasalamin sa pamagitan ng paglilingkod ng taus-pusong mapagkumbaba at mapagmahal. Hinihikayat tayong tularan ng ganitong paglilingkod sa ngalan ni Jesus. Maglingkod nawa tayong matapat lalo't higit sa ating pamilya at kapwa upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos Kordero
anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kundi ikaw, ang pagluhog namin na iyong pagbigyan, sapagkat kaming mga tao lamang ang pawang maihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, nasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikta ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila lito at lupaypay para mga tupang walang pastol.
Kaya't sinabi niya sa kanyang maalagad, sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin, ng anihan, na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihan. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres sa kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo, sina Pilipi at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Hintil o sa alimang bayan ng mga Samaritano. Salip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga may patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa 11th linggo na sa karaniwang panahon. At ngayong linggo po, mga minamahal kong kapatid, ating pinagninilayan o ating pagninilayan ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang mga disipulo, bilang tagapagpahayag ng mabuting balita. Narinig po natin yung pagtawag ng ating Panginoon o yung kanyang pagtitipon sa kanyang mga alagad. At dito, ipinakilala at pinangalanan ang mga taong magiging kanyang kahalili. Binigyan niya ng kapangyarihan upang palayasin ang demonyo, pagalingin ang may sakit, ang may karamdaman, at gumawa ng mga maraming bagay sa ngalan ng ating Panginoon. Meron po ako naalalang isang istorya. Minsan po, may isang mayaman, ang pangalan niya ay Antonio. At upang sundin ang kalooban ng Diyos ang kanya pong ginawa, siya'y mayaman, ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang mga possession, at itinulong ito sa mahirap, tulad po ng tawag ng ating Panginoon, talikuran ang sarili, talikuran ang mga bagay na nakapaglalayo sa ating Panginoon, at dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos, ang ginawa niya, ibinenta niya lahat ng mga material possessions, itinulong sa mga nangangailangan at sa mga simbahan ng mga panahong iyon. At ang kanyang ginawa, pumunta siya sa isang disyerto at nabuhay bilang isang hermit. No? At dito, siya ay nagdasal, nanahimik, away from the world. Pagkatapos, siya'y nagdadasal upang marinig ang kalooban ng Diyos. Minsan po, habang siya ay nagdarasal, sa kanyang lugar, no, kung saan pinili niyang mapag-isa, tinanong niya ang ating Panginoon, ano ba ang iyong kalooban? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, puntahan mo yung isang sapatero doon sa bayan at manatili ka doon ng isang linggo. Sa kanyang puso, hindi niya maintindihan, ibinigay ko po ang lahat, Panginoon, pero bakit gusto niyo po akong bumalik sa mundo? Bumalik sa lugar na ako'y magkakasala. Sabi ng Panginoon sa kanya, sumunod ka na lang. Sundin mo ang aking kalooban, pumunta ka sa isang sapatero na ituturo sa iyo ng anghel. Pagkatapos doon, no, iyong malalaman ang aking kalooban. Manatili ka doon ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik, no, si Antonio doon sa kanyang lugar kung saan siya ay nananalangin at tinanong niya ang Panginoon, no? O tinanong siya ng Panginoon, kamusta na Antonio? Ano ang iyong natutunan sa pamilyang iyon? Madasalin po sila, sabi ni Antonio, parati po nilang tinatawag inyong pangalan, parati po silang nagsisimba,
ibinibigay nila ang kanilang sarili, tumutulong sa mahihirap, no? Nagbibigay kahit na walang-wala na sila. At mga minamahal kong kapatid, no? Kung titignan natin, pwedeng mas banal pa itong pamilyang pinuntahan ni Antonio. Bakit? Sapagkat, no, sila ay gumagawa ng mga bagay na makadiyos at makakatulong o makakatulong sa pag-unlad ng kanilang kapwa. Hindi po porket pare, no, madre, mga relihiyoso, ibig sabihin, yung mga ordained, ibig sabihin, mas angat na kami, no, sa inyo na mga laiko. Hindi po ganon. Pantay-pantay po tayo at may kanya-kanya tayong bukasyon sa buhay na ito. Ibig po niya sabihin, mga minamahal kong kapatid, yung kabanalan hindi nakadepende sa state of life. Pwedeng isang laiko pero mas banal pa sa pari. No? Pero hindi po dapat tinitignan kung ano ang ginagawa. Halimbawa, no, yung mga mongha, sila'y nagdarasal para sa atin, no, sa sanctification ng ating mga kaluluwa. Ibig ba sabihin, yung tao na active, halimbawa isang madre na active ang congregation, tumutulong sa may hirap, ibig ba sabihin, mas may ginagawa sila o mas banal sila? Hindi rin po ganun iyon, no? Ang mahalaga po, malaman natin, no, saan ba tayo tinatawag at ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Yung tawag po sa atin, ang siyang magpapabanal sa atin, ang siyang maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi po porket pare o halimbawa madre, ibig sabihin mas malapit na. Ang tanong, yung pari ba at madring iyon sumusunod sa kalooban ng Diyos? Halimbawa, isang padre de pamilya, tinawag sa buhay mag-asawa. Ang tanong, yung bang taong iyon, mapapabanal ba niya at madadala niya sa Diyos yung kanyang pamilya? Pag nadala niya at napabanal niya ang Diyos, o napabanal siya dahil sa kanyang ginagawang mabuti sa kanyang pamilya, ibig sabihin, sinunod niya ang kalooban ng Diyos at siya'y nagiging totoo sa kanyang bukasyon. Mga minamahal kong kapatid, yung ultimate goal po, hindi tayo nagpapagalingan dito, nagpapataasan, sinong mas banal, no, sinong mas dakila sa atin, sino yung mas nagbigay ng kanilang sarili, hindi po. Ang sukatan, tayo ba'y sumunod sa kalooban ng Diyos? Tayo ba'y nagmahal katulad ng pagmamahal niya? At ikalawang punto, mga minamahal kong kapatid, ang tanong, ano ba itong pagmamahal na ito? Sinabi sa atin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodo, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma at sa ating mabuting balita, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga Israelita na kalaya nagkaroon ng kalayaan sa kanilang pagkakaalipin ng matagal na panahon ay dahil minamahal sila ng Diyos. Sila'y pinalaya kahit na sa totoo lang ilang beses silang hindi sumunod sa tipan. Tignan niyo po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbabago. Kahit na hindi pa sumusunod sa kanyang kalooban o sa tipan yung bayan ng Israel. Kaya nga narinig natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, paano ba tayo minahal ni Jesus? Minahal tayo ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili sa krus kahit na tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil ginagawa natin yung tama, kaya tayo mahal ng Diyos. Hindi po ganun yun. Yung pagmamahal ng Diyos, makasalanan pa tayo, no? Mahal na tayo. At hindi nagbabago, mga minamahal kong kapatid, kahit na hindi pa natin siya sinusunod. Kaya nga po, ano yung hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid? Magpakabuti. Gawin ang kalooban ng Diyos dahil pangarap ng Diyos na makasama tayo. At hindi natin siya makakasama kung gagawin natin yung mga bagay na hindi makadiyos. Yun po yung tunay na pagiging disipulo, mga minamahal kong kapatid. Tayo po yung mga binyagan, tinawag,
bilang mga tagasunod ng ating Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita at kung paano natin isinasabuhay ang mga bagay na ito, halimbawa yung tinatanggap nating pag-ibig mula sa ating Panginoon, ang pagsasabuhay na ito dito nakasalalay kung paano tayo, no, kung ano yung kahihinatnan natin sa huli. Sapagkat ang bawat isa inaasahan na ibahagi ang pag-ibig na ating naranasan mula sa ating Panginoon. Mga minamahal ko patid, huling punto po. Narinig po natin sa huling bahagi ng ating mabuting balita, unang bahagi, nahabag ang ating Panginoon. At bakit siya nahabag? Nakita niyo yung tao na hahapo, nakita niyo yung tao punong-puno ng pagkapagod, pagkauhaw, at patuloy na naghahanap sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, sa mabuting balita pong ito, narinig natin, ibinigay ng Diyos sa Kanyang maalagad ang responsibilidad na alagaan ang Kanyang mga tupa. Kaya po mga minamahal kong kapatid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, yung responsibilidad pong iyon, hindi lang po para sa mga ordained, para sa ating lahat pong iyon. Pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon ng mga tupang ating aalagaan. Hindi po natin kailangan lumayo. Nandyan po yung pamilya natin, yung kapitbahay natin. At sapat na mga minamahal kong kapatid, hindi natin kailangan gumawa ng dakilang bagay. Kung yung ating komunidad, pamilya, mga taong malalapit sa atin, naging banal dahil sa ating presensya, no? Naganap natin yung ating pagiging mabuting alagad. Naganap natin yung kalooban ng Diyos. Sapat na po iyon, hindi po natin kailangan gumawa ng dakilang bagay upang makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Maging mabuting halimbawa po tayo at disipulo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sama upang maging ganap at buhay ang kanyang kaharian dito sa mundo, ang kanyang paghaharing puno ng pag-ibig, kapayapaan at galak. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging tagapagpahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balitang hatid ni Kristo na siyang bukal ng pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang mga adhikain ay malayo pa sa kaganapan. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag sa bukasyon ng pagpaparit, pagiging relyoso at relyosa,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, sampu ng iyong mga anghel at iyong banal, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy naming mapaglingkuran ang bawat isa ng taus puso, may pagpapakumbaba at dalisay na pagmamahal tulad ng anak mong si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kaming huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ni ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mangyalik si awit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabatin mo lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kisa na mala Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Korderong Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalatayang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. I adore.
fails. All my heart subdues itself before you, since it all be for your faints and fails. Eden God, devoutly I adore you, truly present underneath his veils. Itself before you, since it all be for your face and face. Announcement. Sa June 24, Sabado, ay dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, pipisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot-nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay pagdiriwang natin ang Araw ng Mga Ama, kaya po ngayon, dahil po ito'y anticipated mass, ipagdarasal po natin ang lahat ng mga amang naririto. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, noong iyong ipagkaloob sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, niloon mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hiniling namin inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na Eukaristiya. Pagkalooban mo po sila ng lakas, buhat sa iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtitiga ang kanilang mga pamilya, at upang sila'y maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Matili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Matili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal.
at iadya mo sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.